day to everyone. Let us discuss the handouts number 2. There's an error in your handouts. It is not lecture notes 1 but 2 na siya. And we will be discussing the singly reinforced beam with the references NSCP 2015, of course. Ang code ni kibasihan na to. And the fundamentals of reinforced concrete design by Gilisanya and simplified reinforced concrete design also by Gilisanya. But these books are from the fundamentals of reinforced concrete. These are ang code niya yung gigamit is 2010 and the simplified is 2001. Basin na sa iyo ko ha. Pero though different ang codes na gigamit, different versions, ato lang i-update to NSCP 2015 ang mga na-discuss ito sa libro. So, just ko sinsyae lang ninyo ang mga ubang mga noise na madunggan ninyo. So, let us discuss the provisions from the NSCP 2015. Section 422, the sectional strength. The design strength at the section shall be taken as the nominal strength multiplied by the applicable strength reduction factor phi given in section 421. Ano sa may pasabot ani? So, kung kainumdo mo sa sample, natay simply supported beam, no? Sakay na hiwi. So, natay kuan. Kung natay simply supported na beam, nani siya support, simply supported man, so pin supported, then roller din. So, atong kung pinaka-simple na load niya, ano siya, uniformly distributed load ng W. It could be, ang pinaka-common ano is itong load combination nga 1.2 dead load plus 1.6 live load. Anyway, sa pagkuha na ito ano kung kayo naman doon, ma-review na to. Di ba makakuha matag? Natay, shear force diagram. Shear force diagram. Okay. So, shear force diagram, ani, from direction, kayo ba natadaan nga? At midpoint, by experience na to sa ubang subjects na to, no? From mechanics to kanang theory, ibaw ta nga ingani ang paan niya kanang shear diagram wherein kani this is equal to the reaction, di ba? Also this one, this side, this is also equal to reaction R. Then at midpoint at L over 2, this is equal to, the shear is 0. Sa ubos sa kuan, shear force diagram is the
moment diagram, di ba? Moment diagram. Bauta nga. At kung asa ang shear na 0, adto pod ang maximum moment. So, maana na siya, di ba? Na konti. So, ani nga point at L over 2, mo ni ang maximum moment. Now, kaning M max, this is, mo na niya nga itong MN or, what is MN? MN, M sub N is the nominal moment. Then ang gamito na to sa pag-design, which is ano, mu from section 1, the design strength mu should be equal to the nominal moment mn times the strength reduction factor. So, timanin ninyo nga formula. Mu is equals to, sorry. May kanakitan. Tumos po na. So, kaning maximum moment na nakuha na to, money ang atong equal na na siya sa MN. Then, according to the NCP, ang design strength na to, MU, is equal to the nominal moment times the strength reduction factor. Okay? Design strength. Now, let us analyze this paano, section direct na part. So, beam. Natay beam. Kani, mubend man siya due to this load. Is, ang atong beam. May atong i-exaggerate ang forma sa atong beam na. Spin, then roller na neutral axis niya at ano kana mid almost at the middle pag load ana is mo bawag na siya. Ito yung exaggerate para mas maklaro. Pag load, ano niya, o example, uniformly distributed, yapon,
bulk siya. So little axis na to. So pag bulk niya, ang top nga portion ani experiences the compression na. Compression. Ang ubos po na asyay tension nga na kita po. So, kumanda na ito pagbawag ng compress o kanining ng paan ng inat. So, na siya tension nga part kanining compress compression. So, atong ug-ikat ni nato dire eh. So, natay, madraw na to ang section sa atong beam. Okay? So, muta, timanan na to itong mga diagram. So, pag-cut na to sa itong beam, silbihin mo na ni siya ang beam, no? Mag-cut na to. Pag-bout ang naas ay tension aling apart. This is now the neutral axis. Nga ari is compression. So, gawin ko na ito ang section. Okay. Almost open na siya na. So, muna yung neutral axis. So, ano sa babaw is the compression. Ari is the tension na part. Now, we all know nga ang concrete is okay kayo ang iyang in terms of compression. So, why problema ni babaw kay concrete man ni compression. Video kay huntang nga mga nga kayaran niya mo da o compression. Ang problema is ang diri sa ubos is sa concrete pa ni siya. Ang concrete this is not okay in terms of tension. So dili okay in terms of tension. Sa to pa para ma kay, para tungod kay ang characteristics sa concrete is brittle man siya. So para naay mo cover up sa tension nga tensile stress nga may tabo nga ma-experience sa atong concrete, ato ni siyang butangan o reinforcement. So simply reinforced is also paano kanang ang simply reinforced makaingon pud ta nga ang laing name sa simply reinforced. Nga beam is also same with kuan beam nga reinforced for tension only. Kay kaya ra man ari sa babaw ang part concrete compression. So kaya ra man kayo na sa concrete. Ang sa ubos tension dili kaya sa concrete sa tupa.
ang tension na part mo ray atong gi reinforcean. So gi reinforcean ni nato reinforced at tension only. Kay ano sa amin mahitabo kung doubly reinforced siya simply sing kanang of course kung nai single na po i-double. Kung doubly reinforced is ari sa compression nga part tungod sa kadako sa load sa babaw, then limited ra pud ang dimension nga atong magamit mga come up is dili na niya kaya sa concrete alone. So ang compression nga na experience sa beam dili na kaya sa concrete mo nang kinanglan reinforcean na pud nato ang compression. So kung naana gani daghang kabilya sa babaw na pwede daghang kabilya sa ubos, pakaingon ta nga doubly reinforced na siya. Pero this time ato sa tasak kinasimpulan singly reinforced beam sa una. So kwaon sa ni natong adili sa ubos. So mo na to ang analysis na to. Now para ma-solve na to ang ma-design maka-design ta usa ka beam is mo adto ta mo anchor sa kuan unsay mga gisulti dito sa NACP 2015. Unsay mga assumptions? So atong i-check. So atong kuan. Atong i-check. So pwede nga magsubay ra mo dito sa inyong handouts, no? Atong i-exaggerate ang atong beam. So kaning broken line mo represent ni sa neutral axis. So reinforced for tension only na ni siya area of steel. Okay, na may steel reinforcement sa ubos. Din kari sa tanan naka kuan compression. Now, ang assumption nga gihatag sa kuan NACP is the kuan ato sang kuanon to strength reduction factor ato sa tong ILIB para sa ta sa design assumptions. Ato mo sa section 422.2 napo na sa inyong handouts the design assumptions for moment and axial strength. Now, sa 422.2.1 equilibrium and strain compatibility. So equilibrium shall be satisfied at each section. Then the strain in concrete and non-prestressed reinforcement shall be assumed proportional to the distance of neutral axis. So ang strain ko no, there is a strain diagram. Strain diagram. Dapat proportional ko no ang strain diagram diri. So proportional sa to pa linear na siya nga line na. So the design assumption section 422.2.2 design assumptions for concrete, the maximum strain at the extreme concrete compression fiber shall be assumed equal to 0.003. So diri kuno sa now diri dai sa ubos sa analysis nato, di ba tension man nga part diri sa ubos sa neutral axis. Atong i-neglect ning concrete diri nga part nga sa analysis na to ang mabilin ra is kanirang reinforcement. Kay dili man kaya sa kuan dili man kaya sa concrete ang tension, then ubutangan natong reinforcement mas kusgan man gyud ning kaning steel sa to pa maneglect na ning diri sa ubos ang neutral axis kaning concrete nga experience og kanang tension. Then, diri sa babaw is ang concrete nga atong i-consider kanisya ni above sa neutral axis.
which is na-experience siya og compression, money ning sagang sa compression, then ang strain kuno sa outermost fiber dire sa top ng part is ilimit ra nato into 0.003. Ito pa draw ta og line dire sa straight line. So ang strain nga na experience diri sa outermost fiber sa concrete must only be equal to 0.003. Then proportional man sa tupa dapat line na siya linear. Straight line, assume na to straight line. So na ani nga part na ni siya strain sa steel. Strain. So kani nga strain, this is equal to, di ba? The kuan. The specific yield strength of the steel Fy over the modulus of elasticity of steel. Yes. Okay. So take note nga kung yung gilitag D or depth sa beam is mo na siya nga distance from the outermost fiber of concrete to the centroid of the steel reinforcement mo na siya ang distance D. Okay? So, dili pa ni maoy kina paan size kid sa tong beam. Ang D is from the distance from the outermost fiber of concrete padung sa paan centroid of the steel reinforcement. Now, ang total depth na gani sa atong beam is H ng atong denote ana niya. So H ni siya. Then ang width sa tong beam is B. Tumalanan na to. Also, remember nga, the distance from the neutral axis padung sa outermost fiber, this is equal to C. Small letter C. Ha? Small letter C. Then, motos ya. So, sa pailaing assumption. So, muna to, yung tensile strength sa atong concrete diri sa ubos is i-neglect na to. Then, 422.2.2.3, the relationship between concrete compressive stress and strain shall be represented by a rectangular, trapezoidal, parabolic, or the shape that results in prediction of strength in substantial agreement with the results of compressive test. Ito pa, so, di man kita ka-predict sa tinuod niya, behavior, no? So, ang relationship sa compressive stress o strain diri sa babaw is paano siya kanang most likely sa actual gidana is parabolic siya. Parabolic. So, when in experience nga strain niya as stress. So, nanata sa stress diagram. Stress diagram. Okay? With the highest kani sa peak diri sa curve muna ni ang F prime C. Now, F prime C, muna specific nga compressive strength sa atong concrete. Okay. K
kita may magbuot ani as a designer, kung mag-design ta, it could be 21 megapascal, 28, kung class AA, gani mo ng 21 or 20.6 MPa. So, kita yung magbuot ani specific compressive strength. Now, ang sa steel nga part, so, ang resultant aning atong kuan, resultant aning compressive ang stress diagram, muna ni siya ang kanang compression. Then, there is ubos is ang tension. So, asa man allocate ang tensile force is dito sa ano, so, mag-opposite ni siya. T. Ano eh? T. There is, ang location niya is ari ra pod sa kuan kanang location of the centroid of the steel reinforcements. Ay wala nga nisipi nga tungod kay kaning diagram lisod man kuhaon ning kuan ni no resultant nato pa kani siya pwede na to ni siya ma kuan kanang transform into a compressive block, compressive block, BLOCK. So, mahimo na ni siyang paano? Matransform na nato into a compressive block. So, ang tension, maura gyapon kasi yun naman na siya T. So, instead of parabolic ang form niya, ato na siyang i-transform into a compression block where kani siya, ang resultant niya is the C, compression, then, doon kaya gi-transform na ito into a compressive block. So, instead of F'C ang kinatasan, ingon ang inisipin nga kani siya is equal na to 0.85 F prime of C. Di ba klaro na? Equal na ni siya into kani siya is 0.85 F prime of C. F prime C. Okay. Medyo bulalok-bulalo na. Then, instead of ang tibok compression, di ba, distance is from neutral axis to the outermost fiber, nga wherein compression gini siya tanan. So, gitransform naman nato into a compression block. Kani, dili na siya equivalent to C. Kani siya is A. Wherein A is now the depth of compression block. So, timanin na ninyo, A is the depth of compression block. So, to get the value of A, ingon ang NCP nga, A is equal to beta 1 C. So, A is equal to beta 1 C. Now, unsa man yung beta 1 C, is asa man na ito makita no? Paan? Ato mo sa table 422.2.2.4.3. So, tanawa na ninyo sa handouts, no? Paan? Nadi rin, no? Ipakita na ito, ha? Ah. From table 422.2.2.4.3, the values of beta 1 for equivalent rectangular concrete stress distribution. So, depende ang beta 1, value sa beta 1, magdepende sa atong gigamit nga F prime C. So, ang F, kung F prime C na to is 21 megapascal, so, diretso ra nga, beta 1 is equal to 0.85. Kung between 28 and 55, so, sulbon pa na to, no?
then f prime c is greater or equal to 55 MPa, then we will be using 0.65. Okay, so money ang provision sa kung ano, concrete stress of 0.85 FR. The equivalent rectangular concrete stress distribution in accordance with sections 422.2.2.4.1 through this section satisfies section 422.2.2.3. Anak, point. So, concrete stress of 0.85 F prime C shall be assumed uniformly distributed over an equivalent compression zone. So, moto siya, no? Atong gi 0.85 F prime C. And a line parallel to the neutral axis located at a distance A from the fiber of maximum compressive strain as calculated by A is equal to beta 1c, where alpha is equal to beta 1c. So the distance from the fiber of maximum compressive strain to the neutral axis C shall be measured perpendicular to the distance to the neutral axis. Then values of beta 1 shall be in accordance with this table. Okay, so moto ang atong mga design assumptions. Okay, so mahitabo, mag-equal na ni siya, naa diri, internal man itong moment, so, ano na itong moment to? M, C, this is based on this compression block. Kung T, di ba, paan man, no? Diba, stress is equals to force over area, diba? Force over area, stress is equals to force over area. Now, ang steel nga itong gigamit has a specified nga yield strength or maximum nga, kuan nga, tensile stress nga kuan? Kanto nga stress, mo ni siya nga, Fy, maximum tensile strength, Fy. So, stress, so, mo ni nga stress, pulihan na ito, Fy, is equals to force, T, over the area of steel, So, ito pa, T, is equals to AS, area of steel, times the yield strength. C, compression block man eh. Compression block. So, mahitabo, anak niya is kanang paano? Kani magod kay mura na siya, di ba, gatubang maning beam, ani diri, gatubang. Mura na siya, atong gipaingana. Gingana. So, mo ni siyang compression apart. Then, napod ang tension paana. So, mahimo na siyang paano? Compression block yun nga marabagay nga na muna ang face atong beam nga compression apart. A na ang depth ani, then B ang width, di ba? Width man isa, width sa atong kuan beam, then muna ang compression block na to. So, kani siya nga length is muni ang 0.85 F prime C. 0.85 F prime C. Naiwi na. Okay. So, paana ni siya nga na? Sa lipod akong ano, sorry na. So, muni ga ga-act sa face diri sa ano. So, kanisya, C man.
Sumo ni ni ang experience o compression na to. Compression. Wherein at centroid ani, centroid diri, diri nag-act ang kaning C, kaning compression. So diri, kay centroid ani. Center ni siya. Muna ni ang C, ano po, C. Sorry. C. So kani nga C mo na ni ang murag stress man eh times kani is mo ni ang stress diagram niya times area kani nga area equal na siya sa C kay di ba stress is equals to force over area ato na po ni siyang ano in terms of compression. So, ang compressive stress. So, ang stress nga na-experience in terms of compression so, ang stress nga compression is equals to C over area in compression. Diba? So, mahimo na siyang arin ito ibutang. Mahiwi na ang paan. Itong makeshift na folder. Are ha? So, C is equal to area of the concrete times the kanang kuan kanang stress sa in terms of compression. So kani siya nga stress is the paano siya kanang murag kaning stress diagram kani. So mahimo ni siyang 0.85 F prime C kani siya 0.85 F prime C. So ito pa kaning C di ay compression is equals to 0.85 F prime C times area A times B. 0.85 F prime C A B. 0.85 F prime C A B. So, muna C og T. C og T. C og T. Ngayon tanga paan? Summation of forces horizontal C is equals to T. So, ingon na ito na nga paan? AS FY is equals to 0.85 F prime C A B. Oh, libog na kayo, no? C is equals to T. 0.85 F prime C A B. Okay. So, that is based on the assumption sa ano, sa NSCP. Okay, sa kuan kung mag sa design pwede nga mag, inag-design na to natay tulo ka klase nga makam up we have first is the balance design. Sa balance design
So mo ni ang definition sa ano balance design. Now, ato explaining unsay kalahian ning balance design, under reinforced design o over reinforced design. So, balik ta sa atong board. Okay. So balance design is paano? Sa balance design, ang capacity sa compression is equal ra ka manang equal gyud sa tension. So ang capacity ani nga kung correct is equal sa tension na sa aning equal sa capacity sa atong reinforcement. Now, ang mahitabo ana the number of reinforcement ani is just equal sa ang capacity niya equal sa compression nga concrete kaning BA. So sa actual unsay ang mahitabo ana niya do kayon ta nga balance siya, so okay ra siya. Pero ang sa actual ana niya ang mahitabo tungod kay balance man siya. Diba, makaingon man ta nga kita same as the chain, no? Ang the strongest nimo is also your weakest link. So, ito pa. Once mo fail ang torque balance man siya, equal ang capacity sa magnitude sa paano? Tension o compression niya. So, magdungan ni siya o ka-fail ang tension aside o compression aside. So, unsa may mahitabo ana? Meaning, kung magdungan siya at a certain load sa atong beam, at a certain load, tungod kay dungan man ni siya o ka-fail, dili na siya safe kay kuan man. Safe para sa mga tao kintahay nga nagpuyo sa itong building, no? Nga gi-design. Dili siya safe nga design tungod kay dili man siya makakita o mga warning signs. Dili na siya makakita o cracks. Dili na siya makakita o cracks tungod kay kuan kanang may inig-fail sa tension, mo fail ang podritso ng compression. So, makita mo, dili ta makakita o physical kanang signs sa atong beam. Uy, ning crack naman eh. Kanang siguro kanang hapit na siya mo fail. So, dili kay kuan kanang dungan man siya o ka-fail. So, sa to pa, kung mag-design ka beam nga balance na yun, is what's man, dili siya kanang advisable. Now sa kuan pod over reinforced meaning daghan kayo kagibutan nga kabilya dire over reinforced mas dako ang capacity sa atong tension aside compared to compression. Say mahitabo ana dili pod makaingon ta nga aw makaingon ta nga safe hintahay kay over reinforced god over reinforced god. So timan ana to nga ga-design ta og beam nga concrete tungod kay dili kaya sa atong concrete ang tension, gi-reinforcean ra nato siya. Secondary ra ni steel, gi-reinforcean nato. So mahitabo kung daghan ang butang nato ani mas kusgan ang tension aside. Tungod kay brittle man ni siyang concrete, once mo abot na siya sa capacity nga mo fail dapat siya, mo crack na siya, hinihinay. Pero ang steel nimo mas kusgan man, so at a certain load, i-load na to diri sa atong beam sa babaw, i-carry niya, muabot pa ni siya o kanang paan, dapat mo elongate pa siya, di ba? Mo stretch pa siya. Pero tungod kay, kaya pa man sa steel, dili ita makakita o kanang failure diri sa compression na to aside, or sa concrete. So dili ta kakita og warning signs kay
kaya pa man sa steel, pero at a certain load nga dili na kaya sa steel, modritso ra pud siya og ka kanang fail. So sa to pa ang over design, dili pud siya safe nga design in terms of kanang move sa failure niya. So ang pinaka safe is kaning under reinforced, murag ko ano na under reinforced tungod na siya kay ang sa the way sa pagdesign nato nga kuan tungod kay sa compression brittle man siya, mo hinay-hinay na ni siya ka fail ang concrete nga side, pero kani sa tension adenay tungod kay mas dako ang capacity sa compression compare sa tension nga ibutang nato, kani siya nga part muuna ni siya ka fail compare sa concrete. Then tungod kay ning fail naman ni siya una, muhinay-hinay na ni siya og elongate. Tungod kay ning elongate na ning diri sa ubos, magka katay mo ni siya side view sa atong beam. Ya mo ni ang neutral axis. Tungod kay kaya pa man sa compression, ning hinay-hinay na mag fail ang tension nga reinforcement na to nga steel, ni steel, ni elongate na ni siya, kaya pagod diri sa compression, pero ni hinihinay, nag-fail ang, kuan, tension na part, then, kaning concrete po diri is, wala, dili magandang siya, kaya mo carry o tension, ito pa, hinihinay na ni siya, o, crack diri sa ubos, hinihinay nag-crack. So, okay pa ang beam, pero dire, ning hinihini nag-crack. Kung ikaw gapuyo ani, nakadire, tanaw ka sa beam ni mo, oy, naa na may, kuan, naa na may crack. Ang hitabo, suktoy, dagan, di ba? Out. Out ka kay, nakakita na magkagwarning sign sa crack. So, hinihinay, nag-elongate, kaya pa sa compression na part. Then, nakagawas ra ka sa building. At the moment nga, muhagsa na ganyan siya, dili na kaya sa compression. And sa man, safe na kakayo. Unlike sa over-reinforced o sa balanced design, wherein dili takakita by concept, dili takakita o warning signs, so man, dili ta kadagan compare sa kan. Tungod kay walay warning signs, so mo na siya sa for practical reasons mas safe sa service sa kuan ano nga i-design na to ang atong kuan kanang beam as under reinforced. Now dili na siya ingon nga under reinforced nga dili jud kaya ang atong kanang kuan ano kanang load, kaya niya, pero atong ensure nga mas kusgan pa ning compression na part compare sa tension na part. So manay kalahian niya sa to pa inag-design na to, ensure na to nga kuan mas hinay, mas less ang capacity sa tension na part compare sa compression. Sa to pa nag-derive sa formula na to. Arot at ito magbasis sa balance design una, wherein C is equal to T. Then ato rang imaniobra ning tension na part, wherein kanang ang steel na to, kuan, ubsa na to. Sa to pa, mas dako pa ang gigamyan na to ang tension, mas dako pa ang compression. So, under-reinforced na siya ang design approach niya. Mo to'y kalahian niya.